Halos 20 babaeng hinihinal ang biktima ng human trafficking ang nailigtas ng NBI at DSWD sa isang bar sa Pasay. Anim sa kanila mga foreigner, pero gihit ang ilan sa mga na-rescue, hindi raw sila mga biktima at wala raw silang ginagawang ilegal. Narito ang report ni Isay Reyes. Sa rescue and entrapment operation ay kinasan ng NBI Anti-Human Trafficking Division kagabi. Agad pinasok ang Starwood VIP Lounge sa Pasay City at dito umambad ang foreigners na pinaniniwala ang biktima ng human trafficking. Sa bar na ito, pole dancing daw ang dinarayo ng mga parokyano. Matagal na raw minamanmanan ng NBI ang establisimientong ito. Bukod daw kasi sa pagsasayaw, mayroon ding nagtatopless na babae rito. Marahil naman itong itinanggi ng supervisor ng bar. Hindi rin maayos ang working permit ng mga foreigners na nagtatrabaho rito at pinaniniwala ang wala silang hawak na tamang visa. Hindi naman nagpakita ang may-ari ng Starwood VIP Lounge at di raw ito kilala ng mga empleyado. Nakita niya naman international pole dancing, sir. So, wala naman na kayo, wala kang nakita nakaubad. So, pole dancing lang talaga, sir. Pero sir, sure ba na wala nagpa-topless kahit sa VIP? Wala. Walang nag-strip. So, parang PR ang dating. Wala akong alam sa mga permit dyan. Operation nga ako. 13 Pinay, 3 Russian at 3 Ukrainian nationals ang dinala ng mga operatiba sa tanggapan ng NBI para sumailalim sa investigasyon. Ayon sa DSWD, kahit na walang makita mga menor de edad, biktima pa rin ng touring sa kanila. Mga babae sila, ayaw naman natin na maabuso sila. We consider them victim din dahil unang-una, yung klase ng trabaho na pinasukan nila ay naabuso na rin sila. Hindi naman sumang-ayon ng ilan sa mga babae. Hindi kami biktima dito kung saan loob kami nagtrabaho. Sabay-sabay kami nag-working permit lahat. Wala naman kami ginagawang masama, di ba? Tapos ganyan, bigla kaming raid. Ano po bang defense ninyo dito sa trabaho ninyo? Hindi kami biktima, wala kami ginagawang masama. Pole dancer lang kami. Nakikipag-ugnayan na ang NBI sa Bureau of Immigration kaugnay sa papeles ng mga naturang foreigners. Para sa unang balita, Isay Reyes reporting.